Good morning, students! Mabuhay! Welcome to my YouTube channel. Kapag bago ka pa lamang po sa aking channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell so that you will be updated with my future video tutorials. By the way, I am Teacher Fred. Nakaraang linggo, atin pong napag-usapan kung ano po ang nagpapagalaw sa isang bagay o tinatawag po nating force. At ano po ang tawag sa paggalaw ng isang bagay o tinatawag nating motion. Atin yun pong napag-usapan kung ano ang pinagkaiba ng unbalanced sa balanced force. Ngayon mga bata, ating pag-uusapan kung ano ba ang tinatawag nating Newton's law of motion. At ang una po nating itatalakay ngayong araw nito ay ang Newton's first law of motion o tinatawag na law of inertia. Napatanong nyo na po ba sa inyong sarili na yung mga bagay na nakahinto ay biglang gumagalaw? O yung mga bagay na gumagalaw, bigla namang humihinto? What? Yan po ang ipapaliwanag ko sa video ko ngayon. Pero bago tayo magsimula mga bata, gusto ko pong tandaan ninyo itong dalawang napaka-importanteng sitwasyon. Una, yung mga bagay na hindi gumagalaw o tinatawag nating objects at rest, at ang mga bagay na gumagalaw o tinatawag po nating objects in motion. Sa ating unang experiment, gagamit tayo ng mga bagay na available lamang sa ating paligid. Meron akong bote ng tubig at libro. Ilalagay natin ang bote sa isang dulo at ang libro sa kabilang dulo. Itutulak at pagugulungin natin ang bote ng tubig papunta sa libro. Nakita natin na biglang huminto ang bote ng tubig nang bumangga ito sa libro. Saan kaya galing ang force na nagpahinto at nagpabago sa direksyon ng bote ng tubig? Ang sagot ay, tama, galing sa libro. Base sa unang experiment natin mga bata, dyan pinapakita o tinutukoy ni Sir Isaac Newton sa kanyang first law of motion na an object in motion will continue moving unless an external force is acted upon it. Sa ating ikalawang experiment, mag-a-apply ako ng force upang itulak ang mesa papalayo sa akin. Pagpasdan. Di ko nagawang itulak ang mesa. Ngayon mga bata, gamit ang force, subukan natin itulak ang mga notebooks na ito papalayo sa akin. Pagpasdan. Aking napagalaw ang mga notebooks. Mga bata, bakit ko napagalaw ang mga notebooks pero hindi ang mesa? Diyan pumapasok ulit ang first law of motion ni Sir Isaac Newton na nagsasabing, an object at rest will remain at rest unless acted upon by an external force. Pero ating balikan ng tanong, bakit mas madali kong naitulak ang mga notebooks kumpara sa mesa? Alam niyo bang sagot? Inyong tatandaan na ang lahat ng bagay ay may sariling inertia. Sir, ano po ba ang inertia? Ang inertia ay kakayahan ng isang bagay na panatilihin ang kanyang kasalukuyang estado ng paggalaw. Ibig sabihin lamang po na ang bagay na hindi gumagalaw ay hindi gagalaw unless paggagalawin mo. Nakita ninyo kanina na pareho kong itinulak o pinagalaw ang notebooks at ang mesa. Pero mas madali kong naitulak ang mga notebooks kumpara sa mesa. Sir, anong kinalaman nito sa inertia? Ipinapakita lamang sa ating experiment na ang mga bagay na mas mabigat ay may mas mataas na inertia kumpara sa mga bagay na mas magaan. Pwede natin itong i-apply sa mga bagay na gumagalaw kung saan mas mahirap na pahintuin ang mga bagay na mabigat kumpara sa magaan. Tama? Tama. Sa dalawang bagay na ito, alin kaya ang may mas mataas na inertia? Yung aparador o yung bag?
Tama, mas mataas ang inertia ng aparador kasi mas mabigat ang aparador kaysa sa bag. Tama? Tama. Alin sa dalawa ang mas mahirap pahintuin? Ang truck o ang bisikleta? Tama, mas mahirap pahintuin ang truck kasi mas mabigat at mas mataas ang inertia kumpara sa bisikleta. Tama? Tama. Meron akong follow-up questions, mga bata. Alin kaya sa dalawa ang mas nangangailangan ng mas mataas na force o pwersa para mapagalaw o mapahinto ang isang bagay? Yung mabigat ba o mas magaan? Tama. Mas nangangailangan na mas mataas na force ang mga bagay na mas mabigat para sila'y mapagalaw o mapahinto. Tama? Tama. Di ba ang dali-dali lamang ng Newton's first law of motion o tinatawag nating law of inertia? Basta, laging isa sa isip na an object at rest will remain at rest and an object in motion will continue moving unless there is an external force acted upon it. Tama? Hey! Tama! There you have it, ladies and gents. If you learned something in this video, do not forget to subscribe and hit the notification bell so that you'll be updated with my future video tutorials. At mas maganda rin po pag mag-like, comment, and share. Hanggang dito na lang mga bata. Goodbye!